2019 ang ilunsada ang Pi Network app, gawa ito ng isang grupo mula sa Stanford University sa pamamuno ni Professor Nicolas Cocalis bilang Head of Technology, Dr. Cheng Jiaofan at Vincent MacPhilip. Layunin ng Pi Network na maging accessible ang pagmimina ng cryptocurrency para sa lahat ng mamamayan sa iba't ibang panig ng mundo, dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na magastos ang pagmimina ng cryptocurrency, kung saan ay kailangan mo pang gumastos ng malaki para sa mga mining rigs at magbayad ng malaking bill ng kuryente, bagay na hindi mo na kailangang alalahanin kapag nagmimina ka ng Pi Coin, dahil maaari ka magmina nito gamit lamang ang mobile phone. Dahil dito, kahit ang pinakasimpleng mamamayan sa buong mundo ay makaka-experience ng pagmimina ng cryptocurrency. Dahil nga sa features na ito ay naging madali ang pag-adapt ng masa sa Pi Coin, kahit nga walang kinalaman o kaalaman sa crypto ay nakaka-interest dito. Sa katunayan, ilang buwan pa lamang ay umabot na ng milyon ang pioneers na mga miyembro ng Pi Network, at sa kasalukuyan ay may tinatayang 33 milyong pioneers na ang aktibo sa pagmimina nito. At isa nga ang China sa may pinakamalaking bilang ng mga pioneers na sumusuporta dito sa Pi Network. Ang Pi Coin nga pala ay isang uri ng cryptocurrency o digital currency, meaning wala itong physical na anyo gaya ng piso, dolyar at iba pang mga pera na ginagamit natin sa araw-araw, pero gaya ng tunay na pera, maaari natin itong gamitin pambayad kung tayo ay bibili ng gadgets o grocery at mga pambayad ng bills at iba pang serbisyo. At ito ay sa pamamagitan ng mga ilulunsad nilang peer-to-peer market na magiging available sa mga susunod na panahon. Gayunpaman, hindi pa man ito nagsisimula ay marami ng mga establishmento sa iba't ibang panig ng mundo ang tumatanggap sa Pi bilang kabayaran sa kanilang serbisyo. Bukod dito ay tuloy din ang bartering na nagaganap para suportahan ang proyektong ito. At narito ang mga successful na transaction na nakalap ko mula sa social media. Kung mayroong Bitcoin pizza, aba hindi papahuli ang Pi dahil meron tayong Pi pizza, na kung saan isang pioneer ang umorder ng pizza gamit ang kanyang Pi. Sa halagang 5Pi naman, ibinibenta ang drone na ito upang makatulong sa ecosystem ng Pi community. Sa halagang 1Pi naman, nabili ng isang pioneer ang power mixer na ito. 0.26Pi naman, nabili ang isang order ng pagkain sa Dine and Chill. Isang unit ng phone naman ang isinip pa papuntang Davao kapalit ng Pi. Sold out din ng power bank na ito, and take note, Pi payment lahat yan. Food package naman ang alok ng merchant na ito kapalit ng 100 Pi. Only wings ba? 16 Pi per head naman ang alok ng isang establishment na pakpak ganern. Computer set din ang alok ng isang pioneer kapalit ng 320 Pi. Sold out din ang isang CPU via Pi Payment. At hulaan nyo kung ano naman ang nabili ng isang Indonesian pioneer sa kanyang Pi. Ayon sa isang post, sa isang Honda CR-V lang naman ang nabili nitong isang Indonesian pioneer mula sa naipon niyang Pi. Maliban sa mga bartering na nagaganap, ay inaabangan din ang opisyal na pagbubukas ng Pi Chain Mall, na kung saan ay inaasahang maraming merchant ang makikilahok bilang suporta sa pagpapalago ng ecosystem ng Pi Network.